Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mag-asal ako'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mag-asal ako'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Pagpapagaling, pagpapatawad, paghilom, pagbabalik loob. Sa ating mabuting balita ngayon, matutunghayan natin na ang lahat ng ito ay magkakabuklod. At tayo'y tinatawag, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, sa patuloy na pagkilala ng mapagpagaling na kapangyarihan ng Diyos at ang kasama nitong tawag upang baguhin ang ating mga buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong.
Sumukat uli siya ng 500 metro. At nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog, at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga. Pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos, makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Diyos ko sa aking gawad, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas. Nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon.
At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig, sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay, gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Tinatanggap ba natin ang mapagpagaling at mapagpabagong biyaya ng ating mahal na Poon? Sa ating pong mga pagbasa, itinuturo po sa atin ngayon ng ating pong Jesus Nazareno ang kanyang mapagpagaling na kapangyarihan. No? Magandang tignan na doon sa mabuting balita ay nakatagpo niya ang isang taong may sakit, no? Paralitiko, na nag-aabang sa portiko, no? Lalagyanan ng tubig, na ang tinatawag na ang na tinataguri ang Bethesda, no? At paniwala po noong panahong iyon, no, dahil ang portico ay lalagyan na ng tubig na parang public na liguan, no? Pero hindi para maligo, kundi para mag-abang ng pagpapagaling mula sa tubig na iyon, no? At dahil iyon ay nakakabit sa ilog, gumagalaw yung tubig, no, yung level ng tubig depende sa pagtaas o pagbaba ng level ng ilog, no? So kung tumaas siya, gagalaw talaga yung tubig, kakalawkaw. O kaya kapag bumaba, ganun din.
O kaya kapag dinaanan ng malakas na hangin, gagalaw ang tubig. No? Malimit mangyari yun. Kaya naniniwala ang mga may sakit na kapag kumalaw ka, gumalaw ang tubig, ay may dumaang anghel ng Panginoon na magbabahagi ng biyaya ng pagpapagaling. So pupunta lahat doon. Pero nakita natin na ang paralitikong nakatagpo ni Jesus ay hindi man lamang makalapit, natural. Unang-una, paralitiko siya. Kung susubukan niyang gumalaw, hindi natin alam kung saan siya aabot. Pangalawa, may mauuna sa kanya. At kapag nanahimik na muli ang tubig, pinaniniwala ang maghihintay ka na lamang ng isa pang pagkakataon. No? Ganun yung pananaw ng mga milagro sa panahon ng Hudyo. Pero, nung pinagaling ng ating poong Jesus Nazareno ang paralitikong ito, para bang ipinarating niya na hindi sa kung anumang dahilan ang tao'y mapapagaling. Hindi na kailangang maghintay ng kalawkaw ng tubig. Dahil sa kanyang pagparito sa mga taong bukas at naniniwala sa pagpapagaling ay maigagawad ayon sa kanyang kalooban. No? At ito po yung unang bagay na maganda nating pagnilayan. No? Marami tayong hinahanap na pamamaraan. No? Tama po yung tayo'y nagpupunta sa doktor. No? Tama yun. Pero sana yung pagpapagaling natin sa hulit-huli. No? May hangganan ang nagagawa ng medisina. At kailangang gawin natin yun. Lalong-lalo na kapag tayo'y may sakit. Huwag nating iasa sa kung anumang kapangyarihang na mga ngako na kayo'y gagaling. No? Dito pa lang sa paligid ng simbahan. No? Pero kasabay ng paghahanap ng pagpapagaling ay ang pagbubukas loob na kung paano man tayo gagaling ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan pa rin lumapit sa Kanya. Kailangan pa rin ipanalangin na kung anuman yung natanggap na reseta, anumang natanggap na gamot, anumang natanggap na kailangan gawin ayon sa mga doktor, pagkatapos nating tapat na sundan ito, ay paniwalaan natin na kung anuman ang mangyayari sa atin, naaayon sa kalooban ng Diyos. Nais na tayong gumaling. Pero baka sa ating paghanap ng pagpapagaling, may ibang sugat ding hinihilom ang Diyos. No? Minsan, yung mga taong, yung mga seryoso ang pagkakasakit, lumalabas na may mga hindi pagkakasunduan din kailangang ayusin. May mga bagay sa buhay na kailangan ding asikasuhin. No? Hindi lang yung sakit, pero minsan yung ugali, minsan yung pananaw sa buhay. Ialay natin at iasa sa Diyos ang mga ito. At ikalawa, no? Dahil magkaugnay noon ang pagkakasakit at pagkamakasalanan sa pagpapagaling hindi lamang ng katawan, kundi ng kaluluwa at diwa, may tawag na magbago. Hindi mo tunay na natatanggap ang kagalingan at kapatawaran kung hindi ito sinasabayan ng pagbabago. Kaya sa ating panalangin, sana tayo'y unti-unting binabago, unti-unting ibinabalik ang loob sa ating poong Jesus Nazareno. Binabawasan ang pagkamakasarili, napahihigit ang kabutihan, napahihigit ang malasakit. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ng biyaya na sana'y maging bukas ang ating buong pagkatao sa pagpapagaling na biyaya ng Diyos. No? Hindi mo kailangang magkaroon ng matinding sakit. Alam natin sa ating mga kaluluwa, sa ating mga diwa,
may mga pagkakamali tayo, may mga pagkamakasalanan tayo na sakit na rin ng kaluluwa. Maging bukas sana tayo na pagalingin ito ng ating pong Hesus Nazareno. Nang sa gayon ay mabago din natin sila, maitama din natin sila. At dahil dito, lalo tayong mapalapit sa Kanya. Mahal na pong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit naway makatagpuan ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers at lahat na nagsisilbi sa bayan na nagiging tanda ng mapagpagaling na biyaya ng Diyos sa kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasabot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkup sa aming lahat na iyong binubuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap naming iyong kinalulugdan, at ang pagpapakabuti naming iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Mahapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kahihigit, mayroon ka bang nababati? Dugtong na anak, di niya ipinagkait, nanaog sa mundo, nagdusa't taganas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinangis ng iyong anak para sa akin. Thank you.
Diyos kay buti mo, sa isang katulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Oh, 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 oh. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinangis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang ang pupurihan ko, purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinangis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinangis ng iyong anak para sa akin. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ika-apat na Lenten Recollection. Mamaya, March 21, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating pong parochial vicar. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, patuloy pa rin pong pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas.
Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.